Hello guys, good morning. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Love Thy Woman. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. But before we proceed sa ating palabas for today, I would like to shout out sa aking sponsored kahapon na si Cora Balaistuba. Please don't forget to like and subscribe her channel. So, without further ado, let's start. So, dito tayo sa hearing court. So, isinabak na dito si Dana at pinatistigo na kung ano yung kanyang maibigay na informasyon. So, sabi niya dito nga meron daw nga silang relasyon ng kanyang asawa at itong si Gia, kaya sila nagkaanak dito. So, sinabi dito na ito daw si Gia ay maruming babae, tapos yun nga, nagkarelasyon sila ni David dito. Tapos sinabi naman ni Gia yung nalaman niya galing kay Harry, na sinabi ni Harry dito na kinuha daw niya yung bata kay Gia, na save daw niya ito sa sunog, pero ibinigay daw niya ito kay Lucy kapalit ng 5 million pesos dahil binili daw ito ni Lucy ng 5 million pesos. So ayun na nga, at ito namang si Lucy yung pinaupo doon, at sinabi naman ni Lucy, deny to death itong si Lucy na hindi daw siya bumili sa bata, at sa pwede daw siyang mag-alaga ng bata kahit 10 bata daw, pero bakit naman daw niya alagaan yung bata, yung anak ni Gia na anak ng kasalanan ng kanyang anak na si si David, yung kanyang manugang na si David. Tapos bakit daw niya alagaan pa daw yung anak ng pagtataksil? So sabi naman niya para daw siyang tanga kung alagaan daw niya yung anak ng taksil ng kanyang manugang na si David. So deny to death talaga itong si Lucy dito, at sinabi niya dito gusto daw niya makausap si Harry, pero hanggang ngayon ay hindi pa daw sumipot itong si Harry, dahil gusto daw niyang makausap dito yung mga paratang ni Harry sa kanya. So pagkatapos naman ng ng hearing, ay ito namang attorney ni Dana ay sinabi niya na lahat daw ng kaso ay napanalunan niya. So parang siya, comfortable siya dito na manalo sila dahil malaki daw yung laban ni Dana, sabi ng abogado ni Dana. Tapos nung lumabas si Gia, Harry at yung sina Kai at si Helen dito, ay may tinawagan itong si Dana na lalaki, at gusto daw niyang makipagkita dito. So nag-smile itong si Dana. Tapos lumingon siya doon kina Gia. Tapos doon naman tayo sa bahay, at sinabi nga ni Adam dito kay Lucy na hanggang saan daw yung konsensya niya, dapat magsabi na lang daw itong si Lucy kung ano talaga ang totoo. At sinabi naman ni Lucy na wala talaga daw siyang kasalanan, wala daw siyang kasalanan. So kung ano daw yung totoo, yun lang daw yung kanyang sasabihin. At maya-maya merong tumawag kay Lucy dito, at sinabi na meron daw siyang ebidensya na binayaran niya itong si Harry ng 5 million pesos. At natakot doon si Lucy. At ito namang si Adam ay parang nakapansin na parang siyang takot na takot dito. At sinabi naman ni Adam na, "Are you okay?" Sabi naman ni Lucy, "Paano ako magiging okay kung asawa ko ay pinagbibintangan ako?" So, yun na lang yung kanyang sinabi. Pero takot na takot siya doon sa nagsabi na tumawag sa kanya na meron nga daw ang ebidensya na siya yung nagbigay ng 5 million pesos kapalit ng anak ni Gia. So dahil hindi nga mapakali itong si Lucy, lumabas siya ng kanilang kwarto at tumawag siya kay Carol, at sinabi niya dito na merong tumawag sa kanya at nagsabi na meron daw siyang ebidensya na binayaran niya itong si Harry ng 5 million pesos. At sinabi naman ni Carol doon sa kabilang linya na paano naman siya makakuha ng ebidensya, close account na daw yun. Sabi naman ni Lucy, baka pinophotocopy daw ito ni Harry, kaya meron siyang kopya. At bakit naman daw si Harry dapat daw si Harry yung tumawag, dapat hindi daw yung kung sino man yun. At sinabi naman niya na siguro pera lang daw yung kapalit, pera lang daw yung kanilang gustong
ipakilos dito. So sinabi niya dapat mawala na daw si Harry. Sabi naman ni Carol, ano sa ibig mong sabihin? Hindi ko na dapat explain sa iyo dahil alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Kaya mo 'yun, sabi naman ni Carol dito. At sinabi naman ni Lucy dito na ang importante daw ay mawala daw itong si Harry dahil siya daw yung tinik ng lahat. So sabi naman ni Carol dito, magpapaalam nga pala ako sa iyo. Pupunta na kami ng aking ina sa Singapore at doon na daw muna sila manirahan. Siya, oh no, hindi pwede, hindi ka pwedeng umalis, sabi naman ni Lucy dito. At ayun na nga, itong si Adam ay nakasilip lang pala sa pintuan ng kanilang kwarto. Si Gia naman ay tawag ng tawag kay Harry pero hindi na niya na-contact itong si Harry. At itong si Kai ay parang nagwa-worry kay Harry dahil baka daw na palaboy-laboy na daw itong si Harry sa lansangan. So sabi naman ni Gia na kailangan daw niyang makontakt itong si Harry dahil ito lang daw yung testigo niya. Dahil nga dinidiin daw siya na parang ano daw, wala dong... Parang itong si ano kay hanging kasi itong pagkatao ni Gia kaya kailangan niya mahanap itong si Harry. So yun lang guys ang ating episode for today at pasensya na kayo sa manok dito dahil maraming manok dito. At sana ay nag-enjoy kayo sa aking storytelling for today. That's all. Thank you. So quick tour tayo. Sana tapos na. Yes. Mag-video tayo. Pagpagwapa po din ha kay di bulingit. Remembrance sa ating ano construction sa bahay. So, meron na siyang banggirahan dito. Lagyan niya ng tiles. Tsaka cabinet dito, lagyan siya. Ayan yung kabuuhan. Tapos dito naman, meron siyang division. So, dyan namin ilagay yung lababo. Tapos dito naman is yung comfort room. Sinara na. So, yan yung comfort room. So, meron siyang division between sa lababo at saka sa CR. So, yan. Wala pa siyang doorknob dahil yung binili naming doorknob is parang pang-social yun. Pero hindi siya magkasya daw, sabi ng Panday. Kaya, pinalitan namin. Nagbili na naman kami ng... So, ito yung doorknob. Pinapalitan lang dahil hindi daw kasya. Yun kasing ano, doorknob na pang ganyan. Yan. So, pasok tayo dito para makita natin yung sa loob-loob nito. So, isa-isahin natin. So, ito yung gripo. May ito yung kaniyang faucet. Merong shower. Yan. Yan yung brand niya. Tapos meron siyang shower. Ayan yung kanyang shower. So yun yung tiles dito sa wall. At ya, dito naman yung ano dito, switch. So hindi pa nalagyan. So stop muna yung operation dahil naubusan na ng pera. So dito naman yung shower sa para tayo ay magpupupo. Ayan. Pasirit-sirit dyan. Ito naman lalagayan ng tissue. Ayan. Ito yung bowl namin. Ito naman yung bintana dito. Kuyaw ang colors at sa aming pintuan yellow pero sa pawan pa daw na isya.
So, ito naman yung lababo na maliit na lababo. So, yan. Ito naman yung tiles. So, doon muna tayo sa labas. Yan lang muna temporary na na roof. Atop ng roof, no? Tapos, buhusan yan siya. So, semento yung roof niyan. Kaya temporary lang muna yan. So, dito naman tayo sa labas. So, parang kita nyo na ito. Malaki ang bintana dito. At dito naman ay isinara. Isinara dahil hindi daw siya pwede na in front of the hagdan. Kaya isinara na lang to dito. Ito na lang yung bintana. Malaking bintana at dito naman bintana din. Diyan, bintana yan siya. Tinakpan. Uy, ngayon wala naman yung bintana, diri. Ha? Wala na yung bintana dito. Ngit-ngit na ni. Doon yung paakyat. So, yun lang.